M4 World Championship, Battle of the Best Junglers nga ba? Nag-aalab na bakbakan sa pagitan ng Blacklist International at RRQ Hoshi, umabot sa 4 na milyon ang nanonood. Sa tatlong Pinoy junglers, Albert of RRQ Hoshi mas gusto daw makaharap si Kyrie. Ako si Brocon ng Jess ML at yan ang mainit na topic na tatalakayin natin ngayon kung saan pag-uusapan naman natin ang mainit na laban sa pagitan ng Blacklist International kontra RRQ Hoshi. Pero bago tayo magsimula ay huwag niyo munang kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! King of the Jungle. Upper bracket semis pa lang pero mistulang grand finals na ang laban sa pagitan ng Blacklist International at RRQ Hoshi. The numbers don't lie, ika nga. Ang laban lang naman nila ay mayroong peak viewers na umabot sa 4,268,018 ayon sa ES charts. Dahilan para masira ang peak viewers record na 3,191,404 sa laban ng Onyx PH at RRQ Hoshi noong M3. Madami ang nag-abang sa pagtatapat ng dalawang team na ito dahil noong nakaraang M3 pa ang kanilang huling pagharap. Hindi naman tayo binigo ng dalawa dahil talagang mata sa mata at pangil sa pangil ang naging laban nila. Mula naman sa ating source na 1 Esports, nakasaad na sa tatlong Pinoy junglers na nasa liga ngayon ang mas gusto daw na makatapat ng baby alien ng RRQ Hoshi na si Albert ay walang iba kundi ang star player ng Onyx ID na si Kyrie. Paliwanag niya na mas gusto niyang makalaban ng isang assassin user, salungat sa mga tank heroes na madalas gamitin ni Wise. Sa panayam din ng 1 Esports, King of the Jungle Wise nagbigay reaksyon patungkol sa sinabi ni Albert. Wika niya na wala naman daw siyang pinipiling kalaban, kung sino lang talaga yung kalaban, sila lang talaga. No choice din naman daw kung ayun ang makakalaban at gagalingan niya na lang pati na ang kanyang mga kakampi para makuha uli ang championship. Wise nagbigay opinion din ukol sa naging pahayag ni Kyrie sa panayam ng 1 Esports. Dito sinabi ng jungler ng Onyx ID na naniniwala siya na ang may pinakamalawak na hero pool sa jungle ang makakaangat ngayong M4. Sagot ni Wise na hindi niya naman daw talaga masasabi dahil tulad niya, hindi naman siya talaga nag-a-assassin pero tignan na lang natin sa M4. At nang tanungin kung may mailalabas pa siyang ibang mga hero, kanyang sinabi na meron pa pero abangan nyo na lang. Mukhang ang gusto ni Albert na pagtatapat nila ni Kyrie sa M4 ay magkakatotoo at mangyayari nga, ngunit sa lower bracket na. Pagkatapos talunin ng Blacklist International ang RRQ Hoshi sa upper bracket semis, sumunod naman dito ang pagkatalo ng Onyx ID sa Echo. At sa pagkapanalo ng dalawa sa kanilang mga naging katapat sa lower bracket, ang bakbaka ng dalawang Indonesian teams ay nalalapit na. Sinong jungler ang magwawagi? Ang The Sky King ba ng Onyx ID o ang Baby Alien ng RRQ Hoshi? Pero ops, teka lang, nariyan din ang chance na tatlong Pinoy junglers ang magkakaharap-harap sa nahuhuling mga laban ngayong M4. Talagang tapatan ng mga malalakas mag-retry sa kagubatan. The Assassins or the Tank, the Sword or the Shield. I-ready nyo na ang inyong mga sarili dahil paniguradong mainit-init at nakakapaso ang susunod nating magiging topic. Bago natin tapusin itong video na ito, huwag nyo na rin kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topic. Ano ang masasabi nyo patungkol sa topic na ito? I-comment dyan sa ibaba. This is Broke On from Just ML at kita-kita uli tayo sa susunod na video.